Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to Nuggets of Wisdom from the Book of Proverbs, Day 21. Let us pray po. Heavenly Father, we thank you for your word that gave us guidance, that enlightened us. Panginoon, sa gabing ito, magkaroon po kami ng pagkakatuto at pagkakaunawa ng inyong salita. Turuan niyo po kami na sa bawat sandali ng aming buhay, ang aming maging panuntunan, ang iyong katotohanan. In Jesus' name, Amen. So, for tonight's Nuggets of Wisdom, tatagpuan po natin sa Kaawikaan, chapter 4, verses 1 to 4. So, babasahin ko po ito sa Tagalog Contemporary Bible. Mga anak, pakinggan ninyong mabuti ang mga pagtutuwid ng inyong ama sa inyong pag-uugali upang lumawak ang inyong pangunawa. Mabuti ang itinuturo ko kong ito, kaya huwag ninyong ipagwalang bahala. Noong bata pa ako at nasa piling pa ng aking mga magulang, mahal na mahal ako ng aking ina bilang nag-iisang anak. Tinuruan ako ni ama, sinabi niya sa akin, "Anak, ingatan mo sa iyong puso ang mga itinuturo ko. Sundin mo ang mga utos ko at mabubuhay ka ng matagal." From the New Living Translation po, ang sabi, "My children, listen when your father corrects you. Pay attention and learn good judgment, for I am giving you good guidance. Don't turn away from my instructions, for I too was once my father's son. Tenderly loved as my mother's only child. My father taught me, take my word to heart, follow my commands, and you will live." So the first nugget of wisdom po from the passages that we read is, listen and pay attention to God's instruction, corrections, directions, that you may understand the ways of God. Ang ibig sabihin po nitong listen and pay attention is that we have to focus our minds and hearts as we listen to God's commands or God's words. And this is done po with the intention in our heart to follow carefully and completely the will of God. Ang tao po na may intention na sumunod ay nakatuon sa detalye. This kind of person is someone who acknowledges that he or she is no better and his ways are no better than God's ways. Subalit po ang tao na nais po ay ang sarili niyang pamamaraan, maaari pong makinig siya, papasok sa kabilang tenga at lalabas sa kabilang tenga, pero hindi niya po ito ilalagay sa kanyang puso sapagkat that person has already decided na whatever that person thinks what is right and better, yun po ang gagawin niya. Let us be quick po to assess oneself and not be quick to justify and reason out. Let us accept po our mistakes and rebuke with humility and repentance. Ang tao po ay may tendency na i-justify po ang ating pagkakamali. Mangangatwiran tayo dahil hindi natin maatim sa sarili natin na mali ang ating ginawa or nahihiya tayo na aminin ang ating ginawa. Kung minsan po, in our attempt to cover our mistakes, we tend to point on other people's mistakes para lang po mabaling ang sisi. Ano? Pero hindi po importante kung anong naiisip nating tama o mali. Ang pinaka-importante po ay malaman natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos is the ultimate measure of what is right and what is wrong. So, number two nuggets po. Second nugget. Keep the word in your heart and live by it. Keep the word in your heart and live by it. How? Love the word of God not because you feel good sa mga sinasabi ng Lord. You feel like, oh, ito ang mga pangako ng Panginoon sa akin. That's good. It's true na marami pong pangako ang Panginoon sa atin. Subalit, we have to treat the word of God with all reverence and respect so that kahit po hindi ayon sa ating kalooban ang sinasabi ng Panginoon para sa atin, ito po ay ating susundin. And we will be able to keep the word of God in our heart if we will abide, if we will stay in the word day and night. You feed your mind with the word of God, feed your eyes with the word of God, and reflect on the word of God. Hindi po yung babasahin mo lang just for the sake of babasahin. Hindi po, ilagay po natin sa ating mga puso. And ang salita ng Diyos po ay mananahan sa ating puso if we have the decision, if we will make the decision to really obey the Word of God. The only way for the Word of God to be kept in our hearts if we have the intention to obey and to act on it. Kaya nga sabi po, live by it.
kahit ano pong pakinig natin ng sermon, ng preachings, kahit anong basa po natin ng Bible, ano po, kapag hindi po natin isinagawa ang salita ng Diyos, hindi rin po ito magtatagal sa atin. Based on my experience, ang salita ng Diyos po ay nangungusap sa tao. Nangungusap siya sa particular na sitwasyon ng iyong buhay. Because the Word of God is God Himself is a personal God. He deals with, in each one's life, in each one's situation, in a very personal way. That's why yung approach ng Panginoon sa iyo ay hindi maaaring maging approach niya sa atin because we are two different individuals. At sa lahat po ng pagkakataon ng ating buhay, sasamahan po kayo ng salita ng Diyos. Ano po? So, ulitin ko po, mananatili sa atin ang salita ng Diyos kung ito po ay ating isa sa buhay. Like for example po, in the area of forgiveness, ang sabi po ng Mark 11:24, I tell you can pray for anything. And if you believe that you've received it, it will be yours. Ito po ay from the New Living Translation. Pero po, ang kasunod na verse po noon, sa verse 25, ang sabi, but when you are praying, first forgive anyone you are holding a grudge against, so that your Father in heaven will forgive your sins too. So, makikita po natin dito na balance ang Panginoon. Oh, magdadasal ka, pakikinggan kita, subalit, magpatawad ka muna. Ito po ay isa sa mga sitwasyon sa buhay nating lahat na tipong napakahirap gawin, lalo na po kung nasaktan po tayo ng husto ng tao na inaasahan natin or pinagkakatiwalaan natin. Forgiveness will not be very easy. But it is very clear in the Bible that if you want the blessing of God, the first and the foremost that you have to do is to forgive others, because if you don't forgive others, then you won't be forgiven. But take heart po, because kahit po sa tingin nyo na mahirap sundin ang salita ng Diyos, the Word of God gives also comfort, dahil ang sabi po niya sa Philippians 2:13, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. It is the Word of God itself who will give you the power, who will give the enabling power to do what you think you are not able to do on your own power and in your own strength. Ano po? So, ito pong simpleng example po na binigay ko po sa inyo na pinapahayag po dito na ang pamumuhay na tama, ang maayos na pakikipagrelasyon sa Panginoon ay mag-umpisa po sa pagpapatawad. Sapagkat sa pagpapatawad mo sa ibang tao, ikaw rin ay patatawarin ng Panginoon at ang pagpapala niya ay matatanggap mo. Mahirap ba itong gawin ng isang tao? Oo. Ngunit, ang Panginoon, ang kanyang kapangyarihan ay kikilos sa puso mo upang ikaw ay makasunod. So, ang Panginoon po, kapag meron po siyang sinabi na gawin natin, hindi lang niya tayo bibigyan ng utos, but He will give us this enabling power so that we'll be able to obey His commands, His words. The only thing that He requires from us is the willingness to obey. Kaya po, importante po na isapuso po natin ang salita ng Diyos. Ano po? Ang panuntunan ng Diyos po ay mananahan lamang sa taong may pagpapakumbaba. At dahil po ang pusong mayabang ay hindi aamin na siya ay mali at ang salita ng Diyos ay tama. At kung aminin man niya na salita ng Diyos ay tama at siya'y mali, that will not cause that person to still follow the will of God. So, importante po na sa ating puso, pananahan natin ang salita ng Diyos with all humility, with the decision that the Word of God is the ultimate truth. It is the ultimate truth. It is the light to our path. At ang ating pong paniniwala, ang ating pong pag-iisip ay hindi po pwedeng ikumpara sa katotohanan na nakikita sa Biblia. Ano po? Kapag po magtitigas ang ating puso, ang taong matigas po ang puso ay mahihirapan na sumunod sa salita ng Diyos. Subalit ang salita ng Diyos po ay nakakapagpabago at nakakapagpalambot ng puso. Kahit po sa tingin ninyo na mahirap sumunod sa salita ng Diyos, but if you decided to obey the Lord, then that is the time that the Holy Spirit can work upon you through constant fellowship in prayer and through constant reading of the Word of God. The Lord will be able to mend your heart. So bottom line po, the Word of God is your only manual to victorious Christian life. Mahalaga po na ipag-pray natin na lagi po tayo magkaroon ng pagkauhaw sa salita ng Diyos at magkaroon po tayo ng courage to decide
on a daily basis to obey what the Lord wants us to do. Ang sabi nga po ng Psalm 119:11 from the New King James Version, "Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you." Third nuggets po, God rebukes, corrects, guides, and instructs because He never wants us to go astray because He loves us so. That is why po kahit na alam ng Panginoon na mahihirapan ang tao na sumunod sa Kanya because it requires self-denial. Ano po? And consequently, sa ating pagsunod, kuminsan it will cause us pain sapagkat susunod gagawin natin yung bagay na ayaw natin. Apo ang sabi sa Revelation, pahayag 3:19, "Ang lahat ng minamahal ko ay tinutuwid ko at dinidisiplina, kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo." Fourth nuggets, if you completely obey the commands of the Father, you will experience life because our ways are directed by His wisdom. Our efforts will yield results. Ulitin ko po, if our ways are directed by the wisdom of God, our efforts will yield results. Ang ating pong pagsusumikap, ang ating pagpapagal po, ay meron lang pong kapararaka, meron lang pong patutunguhan kung ito po ay ayon sa wisdom ng Panginoon. So, if our ways and if our efforts will yield results, then and only then that our existence have defined meaning and purpose. So, in our conclusion po, let us decide to listen to godly advice from the people that God had sent to guide our spiritual walk. Maaari pong ating pastor, ating cell group leaders, o ating spiritual parents na tinuturing. We listen to all that they will say, especially those parts that we disagree. Sapagkat po itong mga bagay po na masakit sa ating pangdinig, ito yung mga katotohanan that will scrub off our filthiness in our characters. Ano po? And the Word of God from the Bible reading, midday refreshment, preaching from worship services are also some of the avenues where we can receive instructions from the Lord. As a challenge, let us firmly decide to seek and listen to the teachings of the Lord through His Word without delay. Let us promptly obey whatever the Lord wants us to do. And let us always pray for a teachable heart that is always ready to heed the Word of God, the precepts of the Lord. Let us pray po. Panginoon, ang aming pong panalangin na bigkisin niyo po ang binhi ng pananampalataya na itinanim niyo po ngayong gabi sa aming mga puso. Aming pong panalangin, Lord, na kung ano man po ang mga natutunan namin ngayong gabi, kung ano man po ang mga bagay that moved our hearts to work on, to just give us, Lord, the courage na gawin po without delay ang nais niyo pong ipagawa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagtuturo at sa iyong walang wagas na pag-ibig at katapatan sa aming mga buhay. In Jesus' name, Amen. At dyan po nagtatapos ang ating series for today, our Nuggets of Wisdom from the Book of Proverbs, Chapter 4, Verses 1 to 4. Hanggang sa muli po, please like, share, and subscribe our YouTube channel. God bless you all.